What's up mga kapuge, Malunggay Boy in the house. And as you can see sa likod ko, naalala niyo ba yung ating itinanim o yung ating kwento nung nakaraang linggo, ang manghasik. Ang talinghaga ng manghasik. Today ay ang gagawin natin ay magpupruning tayo ngayon ng aking basil dahil medyo mahirap magpalago ngayon ng galing sa buto dahil dumadami na yung kalaban ko talaga dito sa garden, no? May mga since na organic kasi yung ating mga halaman, hindi tayo pwedeng gumamit ng mga synthetic na pataba at saka insecticides. So wala akong choice kundi yun nga, linisin, tiyagain, no? Naalisin yung mga insekto na yun at saka yung mga African stain. At dahil nga dun, medyo mabagal yung process ng pagpuproduce natin ng seedlings dahil na rin sa klima natin ngayon, mahangin, no? Tapos matagal pa yung germination period niya, tapos kakainin pa ng mga insekto natin. So ang ginawa nga natin noong nakaraan ay itinanim natin ng direct sa lupa para mas mapataba agad natin siya. At as you can see naman, gumanda silang lahat, no? Kuwera bate. Gumanda silang lahat ngayon at mayroon na din siyang mas malalapad na naipuproduce na dahon. So ang gagawin natin ay magpupruning tayo para mas lalo pa siyang lumago at makapag-produce ng magaganda pang dahon. Kasi pag ito ay hinayaan nating mamulaklak kagaya ng una nating basil, yung which is yung ating breeder na malapit na magretiro. Ayan, kokonti na kasi talaga yung kanyang patay na nga yung kabilang puno niya, no? At halos wala na siyang dahon, yung mga dulo na lang, magre-retiro na kasi siya. Ang gagawin natin, magtatanim tayo galing sa kanyang cuttings. So ituturo ko yun sa inyo kung papaano tayo makapagpuproduce ng basil mula sa cuttings niya. And ang kagandahan nito, dahil nga magpupruning tayo ngayon, ay ang purpose kasi ng pruning para dumami yung kanyang sanga at mapapatibay yung kanyang base, yung kanyang puno, yung trunk niya. Kasi lalaki yung trunk, habang lumalaki yung trunk, magpuproduce siya ng mga bagong sanga. At mas laging bago ang dahon na ipuproduce niya. Hindi natin siya hayaan muna na mamulaklak. Though merong iba dyan na basil tayo na itatalaga talaga para maging breeder sa mga susunod. So far naman may mga buto pa tayong na i-save. May mga seedlings tayong bago ngayon. Pero gagawin natin, magpupruning tayo. Tapos yung pinagputulan natin, yung mga cuttings noon, yun ang ating pasisibulin. At yung mga excess na dahon na galing sa ating prinuning, ay yun ay kukunin ng isa sa ating mga buyer. No? Bukas. Bukas daw niya kukunin. Yan. So ano pang hinihintay natin? Tara na. At samahan niyo po ako. Makagawa tayo ng mga bagong basil mula sa cuttings. Ayan. Tara. What's up mga kapuge, Malunggay Boy in the house. And as you can see, ayan ang ating mga basil na itinanim natin last time. And kailangan ay maputulan na natin siya upang nang sa ganun mas lalo natin siyang mapalago at makapag-produce pa ng marami pang dahon. Kaya naman sa araw na ito ay magkikwento na naman sa inyo ang inyong lingkod na si Malunggay Boy. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan ang pindutin ang like button. I-share mo na din. At para lalong mas updated ka sa ating mga bagong videos at kwento, huwag mong kalimutan ang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang una at updated sa ating mga bagong kwento. At mabalik tayo. Ang kwento nga pala natin ngayong araw nito ay tungkol sa isang magsasaka na merong tatlong anak. Ang magsasakang ito ay napakayaman. Subalit, ramdam niya na siya ay hindi na magtatagal sa mundong ito dahil meron siyang sakit. Kaya naman, pinatawag niya ang kanyang tatlong anak at pinupunta sa kanyang higaan. Sinabi niya sa tatlo niyang anak na, "Mga anak, makinig kayong mabuti. Huwag na huwag ninyong ipagbibili ang kahit ni isang ari-arian natin
sapagkat ang mga yan ay minanapa ng mahabang-mahabang panahon at ilang henerasyon na ang nakinabang dyan hanggang sa inyo. Kaya naman, gusto ko sana na magtulong-tulong kayo sa paghahanap ng kayamanan sa lupaing iyan. Dahil alam ko na merong kayamanang nakatago dyan. Hindi ko lang kabisado kung saang banda, pero alam kong magagawa ninyong magkakapatid dyan. Pagkatapos niyang sabihin ng mga katagang yun, maya-maya pa ay pumikit na ang kanyang mata at humuhos na ang luha ng kanyang mga anak. Makaraan ng ilang araw, ay napagpasyahan ng tatlo na puntahan ang kanilang bukirin at nagdala sila ng mga piko, asarol, kahit anong panghukay. Nagbabaka sakali sila na matagpuan nila ang kayamanan na sinasabi ng kanilang ama. Baka may ginto, pilak, o kaya naman ay diamante. Hukay sila ng hukay, asarol dito, asarol doon, piko dito, piko doon. Pero wala pa rin silang makita kahit anino ng kayamanan. Miskitanso, wala man lang. Hanggang sa nakalipas ang tatlong araw, hindi nila namalayan na nahukay na pala nila ang buong lupain nila. Medyo malawak din ito, aabot lang naman sa humigit kumulang 20 ektarya ang kanilang taniman na inaalagaan ng kanyang ama. Nahukay na nila ang buong lupa, subalit wala silang nakitang kayamanan. Dahil dito, napagpasyahan ng magkakapatid na maghasik na lamang ng mga butil na mga binhi. Ganun nga ang kanilang ginawa. Naghasik sila ng mga binhi. At makalipas ang ilang araw ay sumibol na mga ito. Dahil nga maganda ang pagkakahukay nila, malalim na naka-penetrate ang mga ugat ng mga tanim nila. Lumago, tumaba, at namunga ng maayos ang kanilang pananim. Hanggang sa dumating ang anihan at napansin nila na sobrang dami na pala ng kanilang inaani. Kaya naman, ipinagbili nila ang mga yon at dun nila nakita na ang laki pala ng kinita nila. Kumita sila ng limpak-limpak sa kanilang pinagpaguran, sa kanilang pinagtulungang magkakapatid. Kumita sila ng higit pa sa inaani ng kanilang mga kapitbahay. Siguro dahil nga ay sa kanilang pagtutulungan. Bigla nilang naalala ang sinabi ng kanilang ama na may kayamanan sa lupaing iyon. Doon na lamang nila na-realize na yun na pala ang sinasabi ng kanilang ama na kayamanan. Mga kapugi, minsan nagtataka tayo, nagtatanong tayo sa sarili natin, paano ba ako kikita? Paano ba giginawa ang buhay ko? Paano ko ba tutustusan yung mga pangailangan ko? Pero kadalasan, lahat ng mga sagot natin sa ating mga katanungan ay nandyan lang sa paligid natin. Baka nasa bakuran mo lang din. O baka naman nasa yung mga kaibigan. Minsan kasi may mga kaibigan tayo na nag-o-offer sa atin ng kung ano-ano. Pero ayaw natin pakinggan. Minsan, subukan natin maglaan ng oras. Makinig tayo sa kanila. Kasi baka meron talaga silang maitutulong sa atin. Mga kapugi, sa kwento natin ngayon, dalawa yung aral na matututunan natin. Dapat lahat ng ating mga gusto sa buhay ay ating pinagsisikapan. Kailangan nating pagtrabahuan ang mga ito. Walang instant sa buhay. Pangalawa, masarap kapag may kasama. Kaya nandyan ang ating mga kaibigan.